Oh, good evening to you, Mr. John Victor C. Acelo. My educational software application is this one, the Filipino English Dictionary. I consider myself as a teacher of the subject, which is pagsasalin ng wika. Or in English, translation of language. So, ito po ang aking dinownload na application or application. So, sa application na ito, napakahalaga ito bilang isang guro para sa aking mga mag-aaral, lalo na sa aming asignaturang pagsasalin ng wika. Dahil alam naman natin na kadalasan sa mga mag-aaral ngayon ay nahihirapan sa pagsalin ng wikang Filipino. Kasi ang kadalasan nilang nalalaman ay ang wikang Ingles. Halimbawa sa pagsulat ng isang sanaysay, lalo na sa asignaturang Pilipino. Ang sanaysay sa Ingles ay easy writing. Kadalasan sa mga mag-aaral ay nahihirapan sa pagsalin ng wikang Pilipino. Halimbawa, kung sila ay pinapasulat ng sanaysay ng isang guro at ang halimbawang salita is adapt. Adapt. Ito yung salitang alam nila sa wikang Ingles pero hindi nila alam kung ano ang salita na ito sa wikang Filipino. So, nararapat lamang na gamitin nila ang aplikasyon na ito, itong Filipino Dictionary or Filipino Diksyonaryo, para malaman nila kung ano talaga ang tamang pagsalin ng salitang adapt. Like, pipindutin lang nila ang salitang search at lalabas na ang tamang salin ng adapt. Ito, iangkop. Angkop adapt suit fit. Wait lang. Ito, iangkop, umangkop, humango, umagpang, gawin, halawin, humalay, ibagay, ganon. At ano pang mga salitang nahihirapan sila? Kagaya ko po bilang isang mag-aaral sa asignaturang Pilipino, inaamin ko po na ako'y nahihirapan rin sa pagsalin ng mga wikang Ingles sa wikang Pilipino at para sa akin, gagamit namin itong aplikasyon na ito, lalo na sa aming pananaliksik. Alam namin na kadalasan sa mga related review of literature or kadalasan sa mga sanggunian ay nasa wikang Ingles. Kaya nahihirapan talaga kami kung paano namin gagawin ang RRL ganun kasi nakasulat siya sa wikang Ingles. At masasabi kong malaking tulong ang application na ito dahil dito matutulungan kami kung paano ang tamang salitang gagamitin dahil pwede namin isulat dito ang mga salitang Ingles na gusto namin isalin at gusto namin malaman kung ano talaga ang tamang salita sa wikang Pilipino. At pwede rin sa aplikasyon na ito, pwede rin natin gamitin ang ating mobile data kapag kayo ay may load or kapag kayo ay may wifi, ganun. Paano ba yun? Kasi meron dito mga word of the day, ganun. Like dito. Ay, bakit not supported general? Sa Tagalog, applya, general, clean, academic, hernia, common, tree, standard, hipo, advanced,
dictionary, ganito, online. Kaya ginagamitan siya ng mobile data kasi para mas maintindihan mo, kasi sa online kasi nilalagay dito ang kahulugan ng salita, like ito atavism, ang kahulugan niya ay the reappearance in an individual of characteristics of feelings or behavior like those of something like that. Halimbawa lang po iyan. So, translate or pagsasalin. Wait lang, loading. Bakit wala? Halimbawa lang po iyon. Yon, word of the day, flashcard. May na talaga ang signal dito sa Pilipinas. Ayaw niyang. Pero feeling ko magagamit talaga ito. Malaking tulong ito bilang isang guro at bilang isang mag-aaral. Hindi naman lahat ng guro ay alam niya lahat ng tamang salin ng salitang English sa Pilipino. Quote of the day. A man, wow. Pero nasa wikang English siya. A man is a god in ruins. Maganda din siya kasi may ganun. Boost memory. Pili Tagalog. Ewan ko paano yan. Parang play. Please bookmark me naman. Hindi ko alam paano yan, guys. Guess word. General. Sige, matalik na kaibigan. Kaibigan ka to, Karen. Check. Ano? Magyumukyo. Check. Oh. Ewan ko, paano ba to? Mabigat. Mabigat. Dito mo pala ilalagay yung sagot mo, mabigat. Heavy. Ganun. Heavily. Mali pa rin. Pagang. Hindi ko alam. Infertile. O, diba? Maganda talaga tong application na ito. Meron pa siyang palaro. Malilibang ka habang may matutunan ka, may madaragdag na kaalaman. Bagong kaalaman. Ano ba to? Mamagitan. Hindi ko rin alam eh. Intervene ah. Pagkalingat. Pagkalingat, hindi magpagkapansin, hindi pagkapuna. Snub? Avoided? Snub? Oversight? Nakasira? Destroyed? Destroy? Pejorative, kulot. Curly. Huh? Manunulat sa sun, hindi ko alam. Walang pag-imbot, hindi ko rin alam. Oh, di ba? Zero ako, guys. Hindi ko talaga alam. Napakahirap pag ano, wikang Filipino siya, tapos isalin mo siya sa wikang English. Mas alam ko pa ata yung wikang English to wikang Tagalog, ganun. Wait lang, tinay ko siyang pindutin sa wikang Tagalog kung mag-iiba ba yung guess word. Gusto ko ng Tagalog. Play. Lift. Elevator. Lift. Pag-alsa? Hindi ko sure. Ascensor. Huh? Ascensor. Ah? English yung ano? Tama ay. Reading lessons. Ewan ko. Hindi ko siya mag-gets. Learn words. Meron din siyang learn words. Passionate. Ganun.
Diba? Napakaganda pala siyang campaign. Eh, champagne dahil champagne. Champan, champan. Spaghetti. Spaghetti pa rin. Statue, statua. Ribulto. Imahe, oo. O, tama ako. May statua, o. Ano lang. Tama. Communicate, komunikasyon. Paki, ah. So, marami siyang mga salita, salitang Ingles na hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito, kung ano ang tamang salita nito sa wikang Filipino. Compare, ikumpara, ihambing. Pwede, kumpara. Ihantulan. Egg, itlog. Rush, nagmamadali. Magmadali. Ganun, ganyan. Marami siyang mga salita. Maganda siyang gamitin. Then, study stats. Ganun. Hindi ko alam. Meron din siyang more games. Pero, hindi to nakakatulong. Eto, Math Miss Mastery Multiplayer. Word search mo, magagamit yan. Madaragdagan ang kaalaman natin. Then, meron siyang education like this. Itong ginagamit ko, Filipino Dictionary. Ay, napindot ko. Pasensya na. Balik tayo, balik, 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 balik tayo. Paano ba? Nandito na ako sa App Store. May lamok. Pasensya na sir, gabi na kasi. Gabi kasi ako nagre-record kasi walang masyadong maingay sa bahay. Ako lang mag-isa sa sala. Tulog na kasi mga tao. Yun lang. Maganda talaga siyang gamitin at translator. A translator student. Ito talaga yung pinaka mahalagang parte ko, lalo na sa sa asignaturang pagsasali ng wika. Like in English, student life is the time for study. So sa pagsali nito sa wikang Pilipino, buhay mag-aaral ay ang panahon para sa pag-aaral. Ganon. Gusto ko talaga to. I like it. Then, meron din siyang scan. Hindi ko alam kung anong meron sa scan. Ah, wow! Sige, try natin. How to use? Your device should have back camera for this feature. Sige, try natin. Like, try natin tong module ni sir. Itong sir. Pero parang ang taas yata. Try lang natin kung ano ang magiging resulta. Pero parang blurry siya. Processing man. Ang tagal. Baka maabutan pa tayo nito ng bukas. Wag na lang. Ano ba? Ano ba signal? Pinapahiyan mo ako. Ito ya. Alis natin lahat ng mga. So, ayun, malaki talagang tulong itong application na to sa mga mag-aaral at sa mga guro. Feel ko maganda tong scan, pero kasi pag may word ka na nasa wika,